Nililigaw ko sila! Lulundag ako sa tubig! Saan sila? Naku! Elias! Dalit na mga mojo si Bill! Magkita na lamang tayo sa Noche Buena! Sa libingan ng Yuninuno! Teka! Para may sa Oruna! Si Barayan! Kayo lang tagpin natin siya! Kaya mo punta sa wala ang mga sakripisyo mo. Mga sundalo! Nagtagumpay tayo! At sabuangan ng ilog hanggang sa daraanan patungong Maynila. Ang ibig kong sabihin ay gumawa ng bagong lagusan at siraan ng dati para sa ating paglalakbay. Huwag po amanhin ninyo, Ginong Simon. Ngunit ang inyong panukala ay nangangailangan ng napakalaki halaga at nangangahulugan ng pagsira ng ilang kabayanan. Ang pagsira ay maano? Ang salaping ibabayad sa mga magagawa. Hindi na mga bilanggo sa pagtatrabaho. Huwag bayaran ang kanilang pagtatrabaho nang sa gayon ay makamingas sa pamahalaan. Di ito sasapat. Kung ganoon, gamitin pati ang mga matatanda, mga kabataan at mga bata. Lahat ay pagawain at utusang magdala ng kanilang kasangkapan at pagka. Pagsisimulan lamang yan ang pag-aalsa ng mga tao, Ginoong Simon. Nagkasaba mga bilanggong Hudyo? Akala ko may nalaman kayo sa kasayan. Umanin. Ngunit nagkailan ng ulit na may nangyaring paghimagsik sa bayang ito, Ginoong Simon. Naghimagsik sila noon sa Andes. Hindi! Ang nasabi ko ay nasabi ko na. Padre Sibila, itigilan ninyo ang pagsasalita ng Latin at kahangalan. Anong halaga ninyo mga prayle kung magkakaroon lamang ng himagsikan ng bayang ito? Diyos! Isang mulatong Amerikano! Indyong Ingles! May ba tayo? Bago pa man simulan ang mga gawain sa daungan, naghanap ako ng isang panukalang orihinal, madaling gawain, makabuluhan at matipid upang linisin ang putik at buhangin sa gulot-guluran ng lawa. Ngunit hindi ito pinagtibay. Maari bang malaman ng inyong panukala? Kung walang panganib, ay ibig ninyo akong magsalita at kung mayroon ay ayaw ninyong maghimagsik. Tinutukoy ko ang inyong maamang mga inalagaan, pateros at pasit.
Ano ba ang kanilang pinakain? Mga susong maliit. Padre Camora, hindi suso, kundi suso, susong maliit. Anong kaugnayan yan sa iyong proyekto? Kung mag-aalaga ng bato ang lahat ng bayang magkakanugno, ay mapapalalim ang ilog dahil sa paghuhuli ng susong ipapakain sa mga bato. Pumapayag ba kayong gawan ko ng artikulo itong panukala niyo? Dahil sa bayang ito, hira na mag-isip. Pero Don Custodio, kung ang lahat ay mag-aalaga ng pato, ay dadami ang balot. Ay! Nakakadiri! Mabuti pa'y matapunan na nga ng buhangin. Ama, may dumating po bang liham galing kay Basilio? Oo, meron na. Eto. Ama, siguro masayang mag-aral doon sa Maynila at malamang masaya doon si Basilio. Gusto mo bang mag-aral sa Maynila, anak? O sige, sa isang taon ay sa Maynila ka na din mag-aaral. Talaga, Ama? Wala iyon, basta pagbutihin mo ang iyong pag-aaral. Pangako po yan, Ama. Ah, sige. Babasahin ko muna itong liham. Maiwan ko po muna kayo. O siya, sige. Anong problema, anak? Hindi ko magawang pag-aralin si Huli dahil tinaasa na naman ang upa ng mga praile. Kumalma ka lang, anak. Bayaran mo na lang ang hinihingi nilang halata upang wala ng gulo. Pero sumusobra na sila, Ma. Hindi ako papayag na makuha nilang lupa ito. Akin lang ito. Buhay ko ang inalay ko. Kaya buhay ko rin dapat ang kapalit. Ano ngayon ang nais mong mangyari, anak? Dadalhin ko ito sa korte. Wala akong pakialam na maubos ang pera ko. Basta't ang mahalaga ay makuha ko ang karapatan ko sa lupang ito. Kape sang tales! Mga nagbabayad ng buwis ay nagsisimula na tumutol. Ang buwis na, huwag na kayong humain. Baka maiyak pa ako. Oo, Ginong Simon. Nasaan ka galing? Hindi mo tuloy nakita ang pinakamagandang bahagi ng paglalakbay. Naglakad-lakad lang ako at maraming kong nakita ang magagandang tanawin at ilog. Subalit, mas nakakawili sa akin ang pag-alala sa mga alamat. Sa iyong palaga, Padre Sanyo, hindi kaya mas mabuting ipinasok ng arsobispo si Don Jeronima kaysa sa isang kuweba? Pagkat masigit na kabanalan o matatawag na romantiko ang itira na lamang sa Santa Clara upang madala o malibang naman paminsan-minsan. Hindi ko mahuhusgahan ang ginawa ng arsobispo. Bilang isang gobernador eklesiastiko, kung kayo ang nasa posisyon ng arsobispo, anong inyong gagawin? Hindi na mahalagang maaksayahan ng panahon ang isang bagay na hindi naman mangyayari. Alam niyo ba ang alamat ni San Nicolas? San Nicolas? Ito ay tungkol sa isang inship na nababag na ang bangka sa ilog at muntik nang sa Panginang Buhaya. Tumawag sa santo at himalang naging bato ang buhaya. Hanga-hanga! Nais ko rin gawing artikulo ang alamat na ito. Eh, alamat ang ating pinag-uusapan at nakapasok yung tayo sa lawa. Oo nga pala, Kapitan. Alam mo ba kung saan dako ng lawa na patay ng isang mangangalang ni Guevara? Guevara? O, Guevara? Siya nga! Saan nga ba dito, Kapitan? Kung ganun ay, ang bangkay niya ay... Nakasama na ang kanyang ama sa ilog na ito. Hindi ba't isang Pilibustero ang kanyang ama? Pinakamurang ligay, di ba, Padre Camora? Isang Pilibustero ay hindi kailan na magkakaroon ng isang maranggiang libing. Oh! Anong nangyari sa iyo, Ginoong Simon? Kayo ba'y nahihilo sa paglalakbay na ito? Sa mga mayayaman na si Marangay Clay,
pala sa sigaling niya ng Simon. Hindi ko siya kababayan ulit. Malapit na kami na lalabunan. Kumusta ang probinsya? Hindi ko ba nito alam? Hindi ako nakakapunta sa lugar na iyo sapagkat walang namimili ng alakas. Siguro mga walang pera ang mga tao doon. Hindi ko may pumipili ng isang bagay na hindi namin kailangan. Huwag ko nang magalit ko natin sapagkat wala akong ibang pumipili sa inyo. Mabuti pa yung minunamay ng sebesa para sa ikawin natin yung alamin. Pasensya na po, hindi kami umiinom ng alak. Hindi umiinom? Kaya panakulang sa lakas at sigla ang mga pinipili. Dahil puro tubig ang minunamay. Tama ka si Padre Camora. Simon, sabi na lang kay Padre Camora na mas mabuti kung iinom na siya ng tubig ng bago. Matanda naman yung mga usapan na tungkol sa kanya. Ang tubig ang maaaring makapatay ng apoy at maaaring makapatay ng isang katauhan. Napakainan na sa tubig. Iinumin ko muna ang aking sabesa. Malaban ka yata ngayon, kaibigan. Nakakatakot ang lalaki. Hindi mo ba alam na siya yung tinatawag na kapatid ng buhay mo? Ha? At ito pang payo na kapitan ni Lali? Magandang araw sa inyo, Ginoong. Pasensya na po at ako'y nakakaabal. Ginoong Isagani, yung tinatawag ko kayo ni Padre Florentino. Sige, susunodin ako. Salamat. Sige po. Paano ba yan, kaibigan? Mauuna na ako sa iyo. Nice to box, mama. Sige, ayos na. Maaaring ka naman ako, kaibigan. Tulog lang muna ako dito at magkakalaan natin. Pinikita lang din naman tayo mamaya, di ba? Mauuna ka. Paala. Sige, kaibigan. Dahil ay walang mga board discipline sa panahon ng mga santo, kung makawala lamang ang paa ni Haring Bernardo, bibigay ko sa kanya ang aking kabayo. Magpapakamatay at ipapalipin ako sa kanya sa hari ng mga Indio. Aba, may mga Indio dito ah. Bugbugin niyo sila! Bugbugin mo! May dumating! Huminto ka! Ano pong aking ilabag? Donde está tu sedimento? Esperare ibere. Nakupot, wala akong sedula. Ike na rin sedula. Ven aquí! Kailangan na bang ibang ipapalita sa akin?
ang isa po nating kasama ay namatay. Subaya po siya bigyan ng inhiling kahilan sapagkat mayaman daw ang aking Panginoon. Ano yung ginamatay? Matandaan po. Namatay lang sana sa sakit. Wala na ba kayong ibang ibabalita sa akin? Dinakip po ng mga pulisan sa Cabezan Tower. Ano? Oh, Simon! Hindi ka pa na pala. Pupunta kami sa Johnny mamaya. Narating na lang. Wala! Sabihin sa mapapayagan ng bagay na yan. Bueno, maaari natin pag-usapan yan pagkatapos. Nais kitang kumuha ng isang pares na ikaw yung mataas ng uri. Saka na din tayo magkabenta ka. Gusto niyo ba yun aking mga kapinagini? Wala kang dapat magkailangan. Apo, kailangan ba talagang gawin ito, Apo? Wala na po kasi ako maisip na ibang paraan. Naisangla ko na po lahat ng mga alahas ko. Maliban sa Agnus na ibinigay ni Basilio, pero kulang pa din iyon. Paghahanap ako ng paraan upang matubos natin ang iyong ama. Huwag ka lamang magpaalira kay Hermana Pension. Huwag na po kayong mabahala. Buo na po ang aking desisyon. Bukas, sa araw ng Pasko, ako po'y magsisimula ng manilihan. Basta po, mag-ingat ka roon, ha? Mag-ingat ka. Nakakaraan na minsan mo ako itulungan ilibing ang bangkay ng aking ina at sunugin ang isang lalaki. Ngayon, hayaan niyo akong tulungan ka ngayon. At sa palagay mo, sino ako? Ano ako? Isang taong takila. Isang taong akala ng lahat ay patay na. At ang buhay mo'y akin na tumulong. Alam mo ba, maaari ka mapahamak dahil lang nalaman mo ang aking sikreto? Ang pagkabunyag ng tunay kong pagkatao ang siyang sisira ng aking mga plano. At hindi ko hahayaan na mapunta sa wala ang mga plinano ko! Para bang sinasabi niyo na ako, pagkakamali at pagkakilala ko sa inyo, Gino? Masyado ka ng maraming nalalaman ng sino. Ngunit hahayaan kitang mabuhay. Maraming salamat sa pagtitiwala, Gino. Hindi ako taong politiko. Ang nais ko yung maging manggagamot. Sana ay may himalang mangyari. Sana. Malulutas din lahat ng ito. Madadalaw mo si Ingkong at alam kong tutuparin na Basilio ang kanyang pangako. Bakit pa kailangan kong manangis? Apo, halika muna dito. Ingkong, bakit po?
pag-uwi ng ama ay pakisabi pong natuloy na ako sa pagpasok sa eskwela. Marunong po magsalita ng Kastila yung amo ko kaya tiyak na matututo ako sa pinakamurang halaga. Mauna na po ako. Dante! San Los Cuentos! Hindi po namin alam! Lakpin sila lahat! Dinunchas at Arma, item na sa konversasyon! At sa wakas! Padre, ikaw ba ang dahilan kung bakit nadakip si Kabesang Tales? Wala akong kasalanan sapagkat ginawa ko lamang aking tungkulin at ang dapat usigin ng mga tulisan. Napakalaman niyo ba na pinagkakalasan? Ay oo, kawawa naman siya. Kawawa talaga. Oo, huli, nabalitaan kong natipiang yung lolo. Madalas na ipinapalanas ng Diyos ang mga bagay na ito sapagkat ang tao ay makasalanan. Akalain mong isang batang talagang malapit ng ikasal ay hindi pa rin marunong magdasal? Teka lang, may kukunin ako. Oh, basahin mo. Makipagkita ka din na madalas sa mga kura ng kumpento upang mailigtas ka sa kasamaang dulot ng demonyong nagbabalat kayong mag-aaral. Opo. Napipi na. Alam mo bang napipi na si Tandang Sir? Oo nga, kawawa nga naman. Kawawang matanda! Osha, aalis na kami. May mga magagandang alahas dito, bilhin na kayo. Alam nyo ba, ngayon lang kayo makakita ng mga magagandang mga hiyas na hindi nyo ba nakikita buong buhay nyo. Mahal, bilhan mo naman ako ng kwintas. O asan? Sige, saan ba dyan? Madam, pili ka po. Ito yung gusto ko mahal. Sige, kukunin namin yan. Alam nyo ba na ang kwintas na iyan ay dumula pa sa Ehipto? Natagpuan ito sa piramide ni Cleopatra. Abay, nakakamangha naman talaga. Nagdala rin ako ng mga hikaw at sinsing na sigurado magugustuhan nyo. Bumibili din ba kayo ng mga lumang hiyas, you know? Oo. Pero, Kabesang Tales, wala ka bang ipagbibili sa akin? Eh, pero naubos ng lahat ng alahas ng aking anak at isa na lang ang natira. Kung gayoy, maaari ko bang makita yun? Ito yung tinutukoy ko ng kwintas, Ginoo. Napaganda. Sandali lamang po, kung hindi ako nagkakamali. Ang dating nagmamay-ari ng albums na yan ay ang dati kong kaibigan si Maria Clara. Ito ay kanyang suit bag na ito. Bakit siya pumasok sa monastery? Rita, hindi ko kailangan ng komento mo. Nagustuhan ko ito. Magkano ito ipagbibili sa akin? Ipagbibili kaya niya ito sa akin sa halagang 500 piso. Ay naku, kung ako ay iingatan ko yan tulad ng banal na alaala. Kaya siguro hindi yan ipinagbili ni Muli at ispinili. Pwede bang tumahimik muna kayo? Kung maaari po ay hingin ko muna ang paindulot ng aking anak. Babalik ako bago tumahimik. Opo, Kabesang Tales, nandiyan ka ba?
ipagpatawad ninyong pagnakawan ko kayo sa loob ng sarili kong tahanan. Ipagpapalit ko ang relikaryo sa inyong revolver. Kailangan ko ng sandata sapagkat ako'y mamumundok at sasama sa mga tulisan. Ipinapayo kong mag-iba na kayo ng landas sapagkat sa oras na mahulog kayo sa aming mga kamay ay tiyak na hihingan kayo ng malaking tubos. Telesfero Juan de Dios. Kabesang Tales! Lumabas ka dyan! Wala dito ang taong hinahanap mo! Nasaan pala si Kabesang Tales? Agarra a ese viejo! Ha! Sumasang-ayon talaga sa akin ang tadhana. Panalo na naman ako. Galing naman ni Kapitan General na maglaro. Sangayon ako dyan. Ano ba yan? Palagi na lang talo. Ay nako, Kamora. Huwag ka nang reklamo dyan. Alam mo na yung sakit mo yan. Aba! Kay si Cristo pa ang maglaro, hindi pa rin yan makakatagal. Punyemas! Nako, paano na yan? Kulang na tayo isang malalaro. Oh, Pedro Fernandez. Naisip ba ang kumalit kay Padre Kamora? Nako, hindi ako magaling na malalaro sa baraha. Paano na yan? Kung ganoy, Ginoong Simon, nais mo bang maglaro? Ba't naman hindi? At ano naman ito? Ano nga ba? Kung ganoy, gawin natin mas mainam alam. Kapalit na aking mga hiyas ay mga pangako ninyo. At kayo, Padre Sibila. Sa bawat limang bilang, ay kayo yung mga ngako na hindi kilala ng karalitaan, kababaang loob, at pagsunod sa kabutihang aso. At kayo naman, Padre Irene. At bakit po? Ay sasabihin lamang na lilimutin ang kalinisang asal, pagtitimpi sa sarili, at awa sa kapwa, at iba pa. At ba't ka napaliwan sa akin? Maaari kayong magbayad sa akin ng 5 utos ng pagpapakulong, 5 po sa 5 buwan. Isang utos ng pagpapatapon na walang nakasulat na pangalan at isang madali ang utos sa buwan na sibil na madali ang pagpapabitay o paghahatid sa tapunan ng bayan. Ngunit, Ginoong Simon, anong mapapala nyo sa mga panalo ng kabaitan sa mga tao? Ang mga pagtatapon at kapatay? Marahil ako'y sawala sa karirinig ng kabutihan at hangad ko'y maipon ang lahat ng nakakalat sa daigdig. May lagay sa isang sako at may itapon sa dagat. Kahit na gawing pabigat ay ang aking mga brilyante, ang nais ko lamang ay lipunin ang mga masasama at linisin ang ating bayan. Ikaw ba'y may puot sa mga tulisan, Ginoo? Wala sa mga tulisan sa bundok ang sama, nasa tulisan sa bayan at mga lungsod. Maaari ko po ba kayong maestorbo? May sasabihin lamang po ako kay Kapitan General. Anong kailangan mo? Humihingi po ng pahintulot ang mga kabataan upang makapagtayo na parang may wikang Pastila. Ano sa tingin nyo? May mga ibang bagay pa tayong dapat pagtuunan ng pansin. At isa pa, hindi napapanahon ang kahilingan nila. Tama ang sinabi ni Padre Sibila. Bukod dito, ay nakikita ko na masama ang binabalak ng mga kabataan iyon. Si Sagani na pamangkin ni Padre Florentino, ang isa naman ay si Basilio. Kunin mo ang pangalan ng Basilio iyan. Pero General, ang mga binatang iyan ay sadyang walang laban. Makataruan naman ang kanilang kahilingan. Kung sila ay umabuso, ay saka na lamang natin sila hulihin. Ang mga Indio ay hindi nararapat matuto ng Kastila. Pagsisimulan lamang yan ang pag-aalsa. Mabuti naman ang solusyon ng mga kabataan iyan. Sa katotohanan niya, wala akong magladi sa kanila. Hindi! Mas maigi kung magpa-Franciscano sila o kahit ano, huwag lamang maging Westa. Mga Ginoo at Padre, ipagpaliban na muna natin ang usapin ito sapagkat marami pa akong mga bagay na nararapat tapusin. General, ang anak ng dalagang Kabesang Tales ay nagpunta rito. Hinihiling niya na palayain na ang kanyang inko. Hindi ba pwedeng mananghalian muna?
Ngunit, tatlong araw na po siyang pabalik-balik. Isa nga rin pala yan sa nais kong sasabihin, kamahalan. Kung maaari, sang-ayunan natin ang petisyon ng dalaga. Sige! Pasulatin na ang kalihim ng isang kasulatan para sa tinyente ng Gwardiya Sibil na mapalaya ang matanda. Hindi na nila masasabing hindi tayo marunong magpatawan. Ang daming magagandang babae akong nakikita doon. Gusto niyo ba yun? Hindi ba si Placido iyon? Alam niyo ba kung saan siya nag-aaral? Ang balita ko nasa ika-apat na taon na siya ng Bachelorette Artes. Yan daw pinakamatalino ang sudyante ni Padre Valerio. Presidente! Kamusta yung bakasyon? Wala namang gano'ng nangyari. Eh, ikaw? Alam mo bang nagbakasyon ako sa Tiani dahil sa paanyaya ni Padre Camora? Napakaliberal na pari. Oo nga pala, nakalimutan ko. Pero ano bang nangyari nung sa Merkulis? Umulan. Hayaan mo yung leksyon. Mas mabuti pa't maglakwat siya tayo. Ayoko. Ah! Magbigay ka na lang ng ambag para sa monumento ni Padre Baltasar at para na may malaman ng mga prayle na tayo'y galante. Bakit? Tawid mo lang na apat na pisto at ibabalik ko sa iyo ang dalawang biso. Bakit hinihingi mo at ibabalik mo pa rin? Oo nga. Antang ako talaga. Ngunit nais ko lamang ipakita sa iba kung gaano halagang yung inambag para gumaya din sila. Hindi mo ba gustong sumikat sa iba? Yun nga. Diba? Sabi ko naman sa'yo. Oo nga. Magandang hapon. Magandang hapon. Sabi ko na ba, hindi mo naikin. Na ako isagani. Masyado nila akong minamaliit. Ipinahiya ako sa klase. Ngunit, ipinangako ko sa iyong ama na aalagaan kita at patatapusin kita sa pag-aaral ng abogasya. Natakot-takot ang hirap at pagtitiyos ko upang makapag-aral ka lamang, anak. Eh, Nay, ano naman ang mapapala ko sa pagiging abogado? Ngunit, ano rin ang mangyayari sa iyo ngayon? Ang paratangan kay isang filibustero? Ang ipatapon? Ipabilanggo? O ipapatay? Sabi ko naman sa'yo noon na magtiis ka at magpakumbaba. Marami na akong pagtitiis, Inay. Hindi ko na kaya magtiis pa. Kailan kaya darating si Makaraib? Makaraib, ikaw ba yan? Makaraib, nandito ko na pala. Kumusta ka na? Kaninang umagay nagipagkita ko kay Padre Rene. At nabanggit niya na sa Los Baños daw pinag-usapan ang lahat. Ang lahat naman daw ay sa ngayon. Ngunit, hinayaan nila na ang kataas-taasa para lang ng lupo ng primarya ang magdesisyon. Ha? Ngunit hindi naman kumikilos ang lupong iyan. Diba? Oo. May magkakusan na sila. Teka lang, yan din naman ang sinabi ko kay Padre Rene. Ang sabi na si Don Custodio,
isang lupon ng sangguni ang magdesisyon. Paano kung laban sa atin ang desisyon? Sinabi ko rin yan kay Padre Rene at sabi niya sa akin ay malaki na ang ating tinamo. Nagawa na natin ang ating kahilingan ay may umang sa isang kapasyahan. Kung tayo ay makikipagkilala kay Don Custodio, ay magagawa nating hilingin ang kanyang pagsang-ayon. Paano naman tayo makikipagkilala sa kanya? Dalawang paraan ang sinabi sa akin ni Padre Rene. Ah! Ang itchik si Quiroga! Pwede rin naman ang manangayon si Pepay. Tignan pa natin ang isang paraan. Tama. Maaari na tinglapitan si Ginoong Pasta. Magbabagalong na ng payo doon ko studio? Oo, siya nga. Makamag-aral ng aking amakin. Ang problema nga lang ay kung paano natin siya lalapitan upang pag-uusapan si Don Custodio para pamuran tayo. Tika lang. Hindi ba si Ginoong Pasta ay malapit rin sa mananahi? Gagawin muna natin ang paraang mahalan. Kakausapin ko si Ginoong Pasta. At kapag walang nangyari ay sa kanilang pag-isipan, humingi ng tulong sa dalawang babae. Ang galing niya! Sinigil niyo! Magandang hapon po, Ginoong Pasta. Ano ang sadya mo? Nais po sana naming mga kabataan na tulungan nyo kaming mapapayag si Don Custodio na makapagtayo ng Akademyang Kastila. Maganda ang iyong sinabi. Ngunit ayokong mangialam sa ganyang usapin. Hangad ko ang pagunlad sa ating bansa, pero masyadong masela ng aking kalagayan. Kailangan kong ingatan ang aking mga wala po kaming nais na mag-ipit kayo. Pero kahit konti lang alam ko sa batas, isikapan kong maging maulan ang batas. Iisa lamang po ang ating mga ikain. Magkaiba lang ng pamamaraan. Napahanga mo ako sa iyong sinabi, ngunit hindi pa rin nagbabago ang aking isip. Pasensya na pero di ko kayo matutulungan. Mapanganib ang hakbang na iyong gagawin. Hayaan na lang natin ang pamalaan ng gawa niyo. Noong Pasta, kapag ako'y tumanda na at hindi ako gumawa ng isang kabutihan para sa bayan, ay mahihiya ako. Ang bawat puti ng aking buhok ay nagsisabing tinig sa akin. Kawalang galang na po at ako'y aalis na. Anong balita sa aking asawa, Isagani? Wala pa po makapagbigay ng balita tungkol sa iyong asawa. Nais kong malaman. Pupunta na ako sa Guardia Civil. Ibig kong malaman kung nasan siya, buhay man o patay. Mahirap maghintay ng 10 taon bago mag-asawa muli. Anong masasabi mo kay Juanito Palaez? Si Juanito? Tia, ang iyong abaniko ay nahulog sa dalampasigan. Ano? Teka lang muna. Kaya lamang ako pumunta doon at pumayag na sumama kay Juanito Palaez upang makita kita. Ngunit hindi mo ako pinansin. Tila na pa ako ay mga mata sa magagandang babae. Ang aking tiya lamang ang magusto kay Juanito Palaez. Tila ibig niya pa itong mapangasawa. Maiba nga ako. Sa tuwing namamasdan ko ang kabudugan ay nakakaramdam ako ng kaliyahan. Nakawiwili ang aking paglilibot at pagsasaya sa piling ng kalikasan. Bago pa man kita nakilala ay yun na ang aking kasiyahan at ang aking pag-ibig. Ako hindi sanay sa mahirap na paglalakbay at ako'y lamang naglalakbay sa kanilang karwahe at tren. Darating din ang panahon na magkakaroon ng daang bakal patungo sa aming lalawigan. Yan pa, baka matanda na ako niyan ha? Hindi mo ba alam na maaari itong gawin sa loob lamang ng ilang taon? Lilingapin tayo ng Espanya sapagkat araw-gabing kumikilos sa mga kabataan. Darating din ang katurungan sa atin para sa magandang kinabukasan. Pangarap, ang sabi ni Tia Torina, kaya may hindi mahango ang pagkabusabong ng bayan ito. Sapagat isa siyang hangal na hindi maaaring mabuhay ng walang kalipin. Totoo, maraming tututol, maraming kakalaban sa amin. Ngunit, magwawagi pa rin kami. Pasigahin nawa ng iyong puso ang aming adikain, mahango ang bayan ito. Ngunit paano kung walang mangyari sa iyong ipinaglalaban? Makinig ka sa akin, Palita. Alam mo kung gaano kita mamahal. Kung mangyari man at mamatay ako sa aking paniniwala, mamamatay ako maligaya sapagkat magdininim sa iyong mga mata ang pagmamalat. Sasabihin mo sa buong daigdig habang itinuturo ang bangkay ng iyong minamahal na ipinaglalaban ang kanyang karapatan ng kanyang inang bayan. Paulita! Kailangan mo nang umuwi! Baka sipunin ka! Opo, Tia. Nasaan na yung 9,000 pisong inutang mo sa akin, Quiroga? Wala na ako, pela, Señor Demon!
Mga opisyal, tiyente, lahat sila utang akin, pero di bayad! Ay, ngayon ka pa naman kailangan ng pera. Sige, dito na lang. Kung talaga kaibigan naman kita, gagawin ko na lang 6,000 piso ang utang mo. Kung papayag ka, nilalagay ko sa tindahan ng mga armas na dala ko. Pelo, senyol. Ako payag na. Basta ako kita, pela. Pelo, baka huli tayo, sundalo. Kaya dapat huwag kang maingay. Mamayang gabi niya ang dating ng mga baril. Kaya dapat mag-ingat tayo. Ako takot sa'yo, sabi. Meron ako balil. Pelo, di ko hawak. Takot ako. Madali naman akong kausap. Bayaran mo na lang yung 6,000 pisong utang ngayon. Ako payag na, ako payag na. Pelo, ikaw, huwag damay akin. Yun naman pala eh. Huwag kang mag-alala. Kubalas. Dumi-dumi naman dito, Senyor Simon. Prasido. Ipagpawalan mo. Sapagkat ang lugang ito ay ginagamitan upang gumawa ng tubig na siyang gagamitin sa aking plato. Anong plano? Malalaman mo sa dapat mo. Kasilyero! Kasilyero! Oh, Simon! Andito ka na bala? Dumating na ba ang mga pulbura? Nasa sako na po, Senyor. Hinihintay ko na lamang po ang mga kartutso. Ang mga bomba? Handa na po ang lahat, Senyor. Mabuti. Ngayong gabi, magkikipag-usap kayo sa tinyente at sa kapo. Oo. Pagkatapos, ay magpatuloy kayo sa inyong paglalakad. May magkita kayo isang lalaki na mamangka. Sabihin niyo lamang na kabesa at sasagot siya ng talis. At huwag na kayong magkasayapan panahon. May bago po bang mangyayari? Meron. Mangyayari ito sa tarating na linggo. So balad hindi pa po handa ang karating bayan, akala ko ba'y hihintayin natin hanggang Kuresma? Hindi na kailangan. Heto nga pala. Kapag ating pinagliban, ay mahal patay na si Mayapa. Siya ba? Mahina na ang kanyang katawan. Halos hindi na tumitibo ang kanyang puso at ang kanyang puso ay napakabagal niya. Ayon sa mga manggagamot, kumalat na daw ang lason sa kanyang katawan. Maaaring bukas o sa ikalawa ay malagutan na siya. Tulad ng Pilipinas. At ang lalong nagpapahina sa kanya ay ang pananaginip at ang takot. Katulad nga niya ang Pilipinas. Katulad na katulad. Sa loob na isang oras, ay sisiklab ng revolusyon sa isang hudyat ko lamang. Nihanda ko ng lahat at natitiyak ko na ang tagumpay. Nais kong ialok sa iyo ang kamatayan o kinabukas na tayo. Sa mga umapit sa iyo o sa iyong bayan. May panahon ka pa para pumili. Yung Simon, ngunit bakit kailangan ko pong pumili? Nasa aking kamay ang kalooban ng pamahalaan. Magpasya ka, Basilio. Pinamunuan ko at magsikang ito sapagkat ibig kong ibuo ang dilituan ng Santa Clara at ikaw ang mamunurin ko upang kunin sa kubento si Maria Clara. Si Maria Clara? Oo, si Maria Clara. Nais ko iligtas mo siya. Hinangad kong mabuhay pa dahil lamang sa kanya. Kaya ako bumalik at bumuo ng revolusyon. Sapagkat naniniwala ko na sa pamamagitan nito ay mabubuksan ang kumbento. Bakit? Patay na po si Maria Clara. Anong patay na si Maria Clara? Pinakapon ako. Pinapalastis. Hindi yan totoo. Buhay pa si Maria Clara. Nagdadahilan ka lamang kaya nasabi mo patay na siya. Hindi ito to! 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 Hindi ito to!
Namatay siya. Hindi mo lang nalalaman na ako'y nabubuhay para sa kanya. Namatay siya nagdurusa. Alam mo ba gaano kasakit yun? Ha? Alam mo ba yun? Hindi yun totoo. Makahanapin ko si Mala Clara. Magkaroon sana ng ganap na katahimikan ninyong libingan. At hindi nang parinig ng anumang daing mula sa Karimbo. Wala na naman si Basilio. Sana nga'y nandito yun para ito'y ating malasin. Tiyak na may lalabas ng mga sekreto. Maraming sekreto si Basilio? Oo, mga mahahalagang sekreto. Alam niya ang tungkol sa pagkawala ng isang binata at dalang ng luma. Oh, nandito na pala ang mga pagkain. Mga kasama, ang pansit lang ang sopas na pinakamasarap. Kagaya ng yung nakikita, napakaraming sahog sa global. Ilang handog ay pagkakaloob natin kay Don Costudio ang buto ng manok. Malalaman natin kung anong proyekto ang mabubuo niya rito. Tumahimik kayo. May nagmamasid sa atin sa plaza at maging ang mga padre ay nakikinig sa atin. Marito siyang lakot. Wika sumasanin sa isang bansa. Kultura ang nagpakulay. Mandaraya! Kinopya mo lang ang talumpating iyan. Sa lahing tinubuan. Texon, ikaw naman ang magtalumpating. Kasama natin sila mula sa pagkabuhay hanggang pagkamatay. Sapagkat pinamumunuan sila at hinahawakan ng mga private. Pagdating sa usapan niya, ay nais kong malaman ninyo na may isa akong ikinagalaw. Huli! Huli!
meron, meron. Teka, teka. Oh, eto. Siguro masayang mag-aral doon sa Maynila at malamang masaya doon si Basilio. Gusto mo bang mag-aral sa Maynila, anak? O sige, sa isang taon ay sa Maynila ka na din mag-aaral. Talaga, Ama? Pangako po yan, Ama. Sige, babasahin ko muna itong Liam. Iwan ko po. O siya, sige.